Hello guys, welcome back to my channel. So ang gagawin natin ngayon guys, maglalagay tayo ng ano kasi yung tawag dito, handlebar protector guards. Ayan. So ito nga pala yung nabili natin guys, lalagay natin dito sa MIUI natin sa M3. Yan, dito natin siya ilalagay guys sa motor natin. So sa pag-assemble nito guys, madali lang naman natin i-assemble. So ito nga pala yung mga ano natin. Yan. So i-assemble mo muna siya bago natin ilagay dun sa MIUI natin. Maglalagay tayo ng handlebar protector natin. Para kung sa ganun, pagka nakahawak tayo sa handlebar natin, hindi siya magagasgasan yung... Sakasakali man sasayad yung handlebar natin, hindi siya agad tatama yung kamay natin. Para meron siyang protekta sa daliri natin, sa mga kamay natin, pag natutumba tayo. So, malaking bagay din naman to guys, pagka naglagay ka nito sa motor natin. Ang safety lang naman natin guys. Okay, stop. So ito lang naman ang mga parts niya guys. So, ito lang naman yung allen wrench natin. Ay yung wrench natin. 10 mm, 5 mm yung ano niya, yung size niya. So ito. Saka meron siyang maliit. So yan lang naman ang parts niya guys. I-assemble lang natin siya para may kabit natin dun sa motor natin. So ito na guys, natapos na natin. So ganito pala itsura niya guys pag na-assemble lang natin siya. Yan. Yan. Hindi naman siya yung pintura niya guys, yung pinaka-black niya, yung black niya. Hindi naman siya yung glossy-glossy, yung makintab na makintab. Yung katamtaman lang naman yung kintab niya guys. Parang matte black siya. Ayan. Tapos yellow yung design niya dito. Ayan. So tama-tama sa kulay ng sa motor natin guys. Yellow black din yung kulay, yung combination niya. Ayan. So upgrade ng motor natin guys. So sa ngayon wala pa naman siyang ganong nagbago sa kanya. Stock pa rin siya. Sa mga accessories lang niya guys yung nagdagla akong konti. So yung plate holder natin siya guys, pinalitan na natin, dati silver yung kulay nito. Pinalitan natin siya ng black. Kasi nabali na yung stock na yung nabili ko nung una, masyadong manipis kasi. So pinalitan ko ng mas makapal siya ng konti. Tapos naglagay din ako ng design niya dito. Yan. Yan, ganyan yung itsura niya guys. So sa gulong natin, yung pa rin guys, yung, di ba pinalitan na natin yung dating stock natin. So pinalitan ko na siya ng mas malaki. 100 by 80 by 14 na siya ngayon. Yan. So tumaba na yung gulong natin. Tapos pinatubeless ko na rin. Sinilagyan ko na ang sealant. Para kung maplat man tayo sa daan, hindi siya basta-basta. Ano. Pag natanggal natin yung pako guys, pag may sealant siya, hindi siya magkusa siyang magsasara yung butas kung may silat siya sa loob. Tapos ito, nagdagdag din ako dito sa may cable na speedometer niya. So yan, yan lang naman. Tapos yung LED niya dito, pinakabit ko sa park light niya. Pinalitan natin yung luma guys. So sa ilalim nito meron siya kasing yan. Pag umiilaw siya guys, kulay red kasi itong nasa ilalim. Bali dalawa kasi yung ilaw nito eh. Ito yung kulay puti. Tapos yung sa ilalim, black yung kulay niya. Ay, red. So, yan guys, yung itsura niya. So, stock pa rin siya ng lahat. Wala man siya nagbago. Pati sa mga bola natin, palm belt, ganun pa rin, stock pa rin siya. So, nag-additional lang tayo ng ilaw niya sa ano, sa ilalim. Pang headlight natin. So ilalagay natin yung handlebar natin, lever guard natin guys, para matapos na natin.
Ayan guys, natapos na natin siya. Ayan. So ganun lang naman kadali maglagay ng lever guard natin guys. Napakasimple lang naman nilagay. So kung kaya lang, kaya nyo lang naman gawin, kabit nyo na lang para mas makatipid tayo sa ano, sa gastos sa labas. Gaya nga ng sinabi ko, kung kaya din yun lang naman gawin, gawin na natin para at least kahit pa paano may natututunan tayo. So sana makatulong din to sa inyo kung kayo maglalagay man ng ganito. Ayan. So nagpapasalamat din nga pala ako guys sa mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo, shout out sa inyo. At saka kaya yun nga pala guys, nagpapa-shout out si Shanna May De Los Reyes, shout out sa iyo. So yan guys yung motor natin. So stuck pa rin siya lahat guys, wala pa na bago yan. Pero kung tungkol sa mga bola-bola natin guys, ayaw ko siyang i-upgrade ng ano, gusto ko yung stock pa rin para yung makina natin guys hindi siya ganong pagod, kasi pagka sinet up mo siya kasi ng ano, medyo pwersa na kasi yung makina natin, mas maganda pa rin yung stock pa na ano. Kung magpapalit man tayo ng bola natin o kaya ano, kung ako man ano, kung sa akin lang naman guys, mas gusto ko pa rin yung stock niyang ano, yung size ng kung 8 grams o 10 grams yung ano niya, bola natin, roller weights. So sa ngayon guys, hindi pa natin siya nalilinis sa pump belt natin. Pero pag nakabili tayo ng white tool natin, balang araw lilinisan natin siya. So para may share ko rin sa inyo kung paano maglinis. Kalas nga naman pala nito guys. So kung kakalasin ko man siya, first time ko lang din magkalas dito. So hanggang dito na lang guys. Hanggang sa susunod natin video. So ingat lang sa biyahe. Ride safe. God bless.